Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila Toits. Ngayon ito, pag-usapan natin si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi medyo nagiging aktibo na naman si Presidente o si dating Presidente Duterte na magpakita uli sa social media. Kasi di ba pagkatapos ng bumaba sa pwesto bilang Pangulo, doon na siya tumira sa Davao at nagpahinga. Pero ngayon, meron na siyang programa mga kaibigan dyan sa SMNI. Dyan po sa programa ni Pastor Kibuloy. Ito pong si Pacquiao. Pacquiao po mga kaibigan, baka sabihin niya minumura ko. Ibig sabihin po ng Pacquiao, Pastor A.C. Kibuloy. Siya po nagsabi noon pangalan niya Pacquiao Doon po sa uniform niya, sa uniform niya nung nagbabasketball siya, ang nakasulat po doon Pacquiao, P-A-C-Q. Kaya binabasa ko lang. Baka sabihin nyo, minumura ko. Hindi po, ako po, hindi po ako pala murang tao. Magalang po ako lalong-lalo na sa mga, pastor. Marami nga po nagsasabi, bakit daw tinatawag na pastor yan? Hindi naman daw dapat tawagin pastor. Yan yun na. Basta, alam nyo mga kaibigan kasi, yung tayo, yung buhay natin, accountable po tayo sa Diyos bawat isa sa atin. Di ba? Kung ano ginawa mo, hindi accountable ka sa Diyos. O kung sa tingin natin na hindi tama yung pinagagawa nito ni Pacquiao, edi mana siya, mananagot siya sa Diyos, di ba? Kaya naman na dyan sa programa niya, dyan sa SMNI, meron na pong sariling programa si dating Presidente Duterte. Ang pangalan po, ang title po ng kanyang segment dyan sa SMNI ay Gikan sa Masa, Para sa Masa. O yan po, nagsimula po kailan ba nagsimula? Kahapon. Kahapon po ng gabi, yung unang episode data ng Gikan sa Masa at Para sa Masa. Ayan po, si Presidente Duterte. Mukhang magiging aktibo uli na magpakita at magsalita tungkol dun sa kanyang mga nalalaman. Kaya napanood ko kanina kasi natanong siya tungkol dun sa kaso ni Bantag. Alam naman natin na siya yung naglagay kay Bantag dyan sa Bucor dyan sa Bureau of Corrections Diba? Sabi nga ni Duterte, gusto ko yan si Bantag. Nung parang meron siyang nagsasalita siya, nakita niya si Bantag. O nandito pala si Bantag, itayo ka nga para makilala kanila. Tayo naman si Bantag. Sabi ni Presidente Duterte, etong Bantag, may kaso to. Ang kaso nito, nag-isa niya yung Granada, yung mga adik. yung nangyari po dun sa BJMP, nung warden pa ata siya ron, di ba pinatawag niya yung mga drug lord. At ang kwento ron, sumabog daw yung Granada O di patay yung iba. Ewan ko kung patay lahat pero syempre may namatay. At dahil doon mga kaibigan, dahil doon sa kanyang qualification. Dahil po doon natuwa ito si dating Pangulo Duterte. Sabi nga ni Duterte, ayan nilagay ko siya diyan sa Bucor para mamatay lahat ng mga drug lord diyan. Sabi ni dating Pangulo Duterte. Ayan napunta itong si Bantag diyan sa Bureau of Corrections. Nung nando na si Bantag, akala niya habang buhay siya ron, nagpahukay ba naman ang swimming pool na pagkalalim-lalim? Dahil mag-scuba diving daw siya. Yan, tagal-tagal itayo nun. Kala nyo ganun lang kadali. Nagukay ng nagukay. Sabi nga nila, naganap daw ng Yamashita Gold. So, tapos, yan, na-involve sa kaso. Siya yung itinuturo ng mga PDL. PDL na mismong hawak niya. Tinuturo siya. Siya rin yung nag-utos sa kanila para unang-una magplano, mag-ipon ng panggastos. Pero yun yung lahat-lahat ipinapasan dun sa mga preso. Pati ba naman yung budget? Budget sa gagawing pagpatay. Sasagutin pa rin ng preso. Ganun na nangyari.
O pagkatapos noon, nangyari na, naisagawa nila yung ano, yung balak nila, yung krimen. Eh kaso, ang problema, may ano, nagsalita yung nasa loob. O, kaya nung may nagsalita yung sa loob, eh di ginanyan. O. So nadamay siya. Eh sabi ng mga preso, ang nag-utos sa amin, siya rin eh. Si Tanda eh. O, kaya naman nakasuhan, itong si Bantag. At doon nga sa programa na napanood ko, hindi ko na papakita sa inyo yung video, baka makopyright tayo ni Pacquiao. Mahirap na. Basta tinanong si Presidente Duterte, ano ba masasabi niya doon sa kaso ni Bantag? Kasi lumapit sila dyan sa ano, kumbaga naghahain sila ng ano ba to? Yung inhibition. Parang request nila para mag-inhibit etong mga DOJ panel. At gawin yung preliminary investigation dun sa ano, sa ombudsman. Oh. Itinanong kay ano yan, kay dating Pangulo Duterte. Oh, ano sabi ni ano, ni dating Pangulong Duterte? Eh akala siguro nung nagtanong, eh talagang makakuha sila ng ano, ng sagot kay Duterte ng talagang pabor na pabor kay Bantag. Kumbaga umasa. Asa ka pa. Ah, siguro sa isip-isip nila. Tingnan natin sana sagot ni ano ni P. Duterte. Ano yung pabor na pabor kay Bantag. Alam niyo naman, idol natin si Bantag. Eh. 'Di ba? Etong SMNI supporter to ni Bantag eh. Oh, kala nila yung sagot ni Duterte eh talagang pabor na pabor dito kay Bantag. Ah, pero nung sumagot si Duterte, sabi ni dating Presidente Duterte, ang dapat diyan tapusin nyo muna yung sa DOJ. Oh. Tapusin nyo muna yung sa DOJ. Ano baga matapi, pwede naman sa ombudsman. Pero mas nauna kasi sa DOJ eh. Oh. Tapusin nyo muna yung sa DOJ. Pagkatapos sa DOJ, kapag hindi nakakuha si Bantag ng pabor sa kanya na, ano, na decision, saka siya, ano, saka siya mag-apila. Oh, mag-apila siya dyan sa ano, sa Office of the Ombudsman. Oh. Ayun lang sabi ni Duterte. Yung sagot ba ni Duterte, pabor kay Bantag? Hindi. Hindi. Ang sinabi lang ni dating Pangulo Duterte, yung tamang proseso. Ganun dapat. Tapusin niyo muna yung DOJ. Oh. Kapag hindi maganda yung desisyon, hindi pumabor dito kay Bantag, mag-apila kayo dun sa Office of the Ombudsman. Hindi yung ngayon pa lang gusto niya na ombudsman ang umawak. Kumbaga ay parang minamadali niyo na makatakas. Excited kasi. Excited na takasan yung krimen. Akala nila ganun-ganun lang. Diba? O mismong si ano, Presidente Duterte, siya mismo, yung nag-assign sa kanya sa Bucor, ang sabi, tapusin niyo muna, dyan muna sa DOJ. Pagkatapos, saka kapag mag-apila dyan sa, ano, sa Office of the Ombudsman. Dapat ganun. Kaya dun sa company Bantag, ayun sabi ni Presidente Duterte. Abogado yan, si Duterte. Diba? Kasi nagmamadali kasi kayo. Gustong-gusto nyo kasing takasan agad yung kaso. Harapin nyo muna yung kaso. Makipaglaban muna kayo sa korte. Di ba? Oh, meron naman proseso yan eh. Takot na takot kasi. Ano ba yan? Gagawa-gawa kayo ng kalokohan tapos ngayon eh ano. Gusto nyo agad takasan. Doon tayo sa ombudsman. Mas marami tayong kakampi doon. Sa DOJ, patay tayo. Araw-araw ko minumura yan si Buboying eh. Ito si Injustice Secretary Buboying eh. Lagi ko inaawa yan kaya wala tayong matatamong ano dyan, justice dyan. Injustice Secretary yan. Ay, sinasabi ni Bantag eh. O yan tuloy. O. Ngayon takot na takot kang hawakan ng DOJ kaso kasi nga, inaaway mo eh. Dapat kinaibigan mo na lang si Secretary Remulla. Dapat nagsorry ka, boss, sorry. Eh, tulungan mo na lang ako dyan. Kaso ang problema, inaaway mo ng inaaway eh. Inaaway ko, ano-anong tinawag mo? Gorilla. Buboying. Ha, tinawag mo lang, tapos pinagmumura mo pa. Eh, talaga magagalit sa'yo yan.
Oh, eh kung kinampihan mo dati pa yan, boss, marami naman tayong pinagsamaan eh. Baka pwede, alalayan mo naman ako dyan. Eh kaso problema, pati siya, dinadamay mo. Tinuro mo pa na siya yung nagpapatay kay Percy Lapid. Wala na, wala na, wala ka nang maaasahang ano, pabor dyan kay, ano, kay Boboying. Gusto sila sabi mong injustice secretary. Wala na, tablado ka na, wala na, wala na, wala ka na asahan. At tapos dito mismo kay dating Presidente Duterte. Oh, etong SMN ay umaasa ng magandang sagot. Wala namang nakuha magandang sagot. Ang sinagot ni Presidente Duterte, yung tamang proseso. Sundin nyo muna yung tamang proseso. Oh. Ah, di ba? Sundin nyo muna yung tamang proseso, yun yung tama. Pag sumabit ka sa DOJ, umapila ka dyan sa ano, Office of the Ombudsman. Ganun lang. Gusto nyo kasi shortcut eh. Gusto nyo tumakas agad. So ayan mga kaibigan, yung naging ano, naging usapan dyan sa ano, sa SMNI. Dyan sa programa ni Pacquiao. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay ng pala.